Ang banta po ng COVID, problema sa agrikultura, edukasyon at droga, pati na iba pang issue sa bansa, tinalakay ng mga presidential aspirant ngayong araw sa sanib puwersang pagtutok ni Sandra Aguinaldo at Salima Refrang. So, alam nyo kasi ganito, iyan ang pinaka-ayoko sa lahat. Di ba, paulit-ulit ko naman sinasabi sa yun. Ang pinaka-ayoko sa lahat yung double standard. Double standard in a sense, naks... Double standard in a sense, magiging mahigpit sa isang bagay, yung mga balik-balik ganito, ganito. Kailangan ibalik uli yan sa mga mall, kailangan mag-face shield uli kasi ano. Pero sa mall, dikit-dikit ba tao? Hindi naman eh. Pero sa rally, dikit-dikit ang tao. Doon eh, pagbabawal ang okay lang. Pero dito sa mall, hindi pwedeng dikit-dikit dyan. Kailangan na social distancing. Naiiritado sa ganung klaseng ano, double standard. Pinangunahan ni Vice President Lenny Robredo ang turnover ng apat na school buildings sa Camarines Sur. Katuwang ang Film Life Foundation, bahagi ang proyekto ng Angat Buhay Program ng Office of the Vice President. Dumalo rin si Robredo sa Agri 2022 online forum kung saan sinabi niyang kung maging pangulo, dodoblehin niya ang budget sa agrikultura at gagawing 116 billion pesos. Pumirma rin siya at sa senatorial aspirant attorney Sonny Matula ng Covenant kasama ang walong labor groups para isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Hinikayat rin ni Robredo ang publiko na maging mapanuri sa pagpili ng susunod na leader ng bansa. Palagay ko yung 2022 napakahalagang eleksyon. Ay, hindi mahalaga yun! Eh, hindi mahalaga yun! Eh, hindi mahalaga yun! Baliwala yun, te! It's just one of the election! Ewan ko ba, Robredo, pinagsasabi mo dyan? Lalo na kasi nagsanib pwersa na yung mga malalaking politiko at pamilya. Pagkakataon ito for us to parang reset button. Na pag dinalo natin sila, umpisahan na natin yung isang klase ng politika na lahat may pagkakataon. Ano kayo sinasabi ng mga nakikinig sa kanya, no? Ano sinabi nun? Ano daw? Ba? Sa Agusan del Norte, si presidential aspirant Senator Manny Pacquiao. Sa Kapitolyo, sinalubong sila ng kapartidong si Agusan del Norte Governor Dale Corvera. Alam mo, isang observation lang ha, makinig kayo na mabuti dito. This is just an observation ha, I think. Di ba marami nagsasabi, malakas yung kandidato nila. Kasi pinapakita yung mga caravan, motorcade, rally. Di ba may mga ganyan? Ay, malakas. Alam mo, lahat naman ng kandidato, pag nag-rally, except si Lenny Robredo. Eh, malakas. Tingnan. Totoo. Kaya nga sa, hindi ako naniniwala dun sa social media na, as kasi alam mo kung bakit. Eto, na-observe ko talaga ito. Alam nyo, nananadya ako na mamburaot minsan doon sa page ko, sa Banat by Vlog Facebook page. Pag naglagay ako doon, inaano ko yung mga tanso, may mga magsasagutan automatic. Halatang nakaabang. Aside from that, pag chinek mo yung mga profile nila, blanco. Kung hindi blanco, cartoons o kaya pets. Halatang troll farm. Halatang fake accounts. Kaya nga sabi ko, yung sinasabi nilang quote-unquote malakas, yes, maybe, lamang ka nga. Pero yung sinasabi nilang sobrang lakas ni ano, itong kandidato na, alukuhan, no? Wag ko kayo nagpapaniwala sa ganun. Kasi sa totoo lang, kahit tignan mo ha, pag si Isko nagpunta sa isang lugar, malakas. Pag si Pacquiao nagpunta sa isang lugar, malakas. Pag nagpunta si Marcos sa isang lugar, malakas. Can you really weigh kung sino yung mas madami at that time? Mahirap mong sabihin. Unlike before, di ba? Na noong time ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte pag nag-rally talagang punong-puno. Pag si Mar Rojas, hindi nga umaabot sa kalahati yung upuan eh. Doon kitang-kita mo. Pero this time, lahat sila malakas. Hindi nyo napansin yon? Except si Robredo ha. Si Robredo halatang ini-spread niya yung caravan niya. Pero pag... Hindi ako biro. Kaya nga alam mo, nung huling pinakita ko sa inyo survey, may point na sinasabi doon ha. Malakas si Pacquiao sa Visayas at Mindanao. Siya ang panalo pagdating ko sa Mindanao. Nakita ko doon. So hindi ko natin necessary masasabi na lamang na kagad yung isang kandidato. Kaya wag ko kayo maniniwala. Alam mo yung ginagawa lang nilang, eto feeling ko gimmick talaga yung ginagawa nila eh. Gimmick yung ginagawa nila na pag nag-post ka sa kandidato mo, automatic may titira sa'yo at ilalagay doon BBM sa
BBM Sara. Nakikita ko yan sa GMA, pag nyo mga news, yung live nila sa News 5, kahit ang topic eh COVID, BBM Sara, BBM Sara. Para sabihin nila na malakas. Diba ho? Para i-mind condition nila yung mga tao at tayo naman, sakyan natin, oh malakas nga, malakas. Tapos maingay sila, kumagalit sila, wild, mga war freak. O, diba? Pero pag tiningnan mo talaga, isa-isahin mo. Halatang halata. Punta ko kayo. Anong proof? Waterproof? O ano? Fireproof? Sinabi ko na nga eh, pumunta ka nga sa mga ano, tingnan mo nga. Ano mo, any proof? Any proof? Kasasabi ko lang, tingnan mo yung mga proof. Any proof? Gusto mo ako pa mag-feed sa'yo, ganun? Helen Sardinia, hello ba? Ay, salamat naman. Umiinit na yung ulo ko kung hindi ka nagpa-pink. Helen Sardinia, Ilabanan by Babati naman ang belated. Happy birthday sa friend kong si Noni Belista, taga Calgary. Noni Belista na taga Calgary, happy birthday to you. Happy happy birthday, kaibigan ni Helen Sardina na si Noni Belista. Palakpakan. Kasasabi ko lang, tingnan nyo yung profile. Any proof? Gusto mo ako pa mag-research para sa'yo? Ganun ka katamad? Tamad? Ang tamad? Libre lang ko, walang hong bayad na mag-Google. Hindi, libre lang ko, walang bayad na mag-Facebook. Tingnan mo sa Facebook. Paka... wala na nga... Maji na, na nga, ang juta. Tamad pa. Namahagiri. Ah, ilike... Ano ba to? Ah, Elikara Aracile Moser. Grabe, ma'am. Sisyalin mo ang pangalan nyo, ha? Hello, Banabay. Shoutout all DDS in Bayugan City, Agusan del Sur. Arlene Olasiman, Christina Dorola, watching from Basel, Switzerland. Thank you po. Bongo kami lahat sa pamilya ko sa Mindanao. Thank you very much, ha. Pangalan po, si Olasiman, Christina Dorola. Ayan. Arlene Olasiman, tsaka si Christina Dorola. Thank you very much. Nang ayuda si Pacquiao. Tingnan mo. Papakita ko sa inyo to, ha. Oh. Corvera. Kita nyo yung dami ng tao? Kita nyo? Ulitin ko ha, hindi ko inaangat si Pacquiao. Ang point ko lang dito ay simple. Mind conditioning yung ginagawa ng isang kampo ng mga troll farm na sinasabing malakas sila. Nakita nyo yan? Ang dami niya no? Nakita nyo yung kay Isko? Madami rin yun. Pinagkakaguluhan din. So anong point mo, Banat Bay? Wala. Ang point ko, huwag tayo maniniwala na kami madami. Hindi. Ano na to, sure with. Kasi, ito. May sinabi pa, alam mo, naiinis ako. Let me, andali. Naandang ko yung English na yun eh. Let me deal with the elephant. Ano ba yun? Meron sabi nitong Tansong Pinoy na ito. Sabi ni Tansong Pinoy, may nakita akong video niya na kesyo, smartmatic ha, may alam ako. Pag ano yan ha, ang tanga niya. Parang ang dating, pag natalo, hindi smartmatic na kagad. May nakita pa ako, yung nagra-rally si Gadon. Nakita ko rin yon, galit na galit siya, na parang pag natalo, dinaya na. Diba? Sa totoo lang, sorry ho ah, napakaano naman po nun. May nakita pa nga ako kay Gadon na parang sinasabi niya na lulusubi natin or something ganyan. I'm not sure for the exact words. Sabi ko, bakit nyo bakit nyo in-encourage ang tao na parang pag nanalo ang ibang kandidato? Minamind condition nyo mga tao na pag nanalo yung ibang kandidato, dinaya na kaagad? May ginawa na kaagad milagro? Ang kapal naman na mukha ninyo. Sorry ah, mangampanya kayo para sa sarili nyong program. Gusto nyong gawin ito, gusto nyong ganito. Pero yung para i-mind condition nyo yung tao na pag nanalo ibang kandidato, denaya. Pambira naman. Kung ganyan naman pala mangyayari, huwag na ho tayo mag-eleksyon. Huwag na ho tayo mag-eleksyon. I-appoint na lang siyang presidente. Ako, ulitin ko. Malinaw to, ulitin ko. Tayo ay may demokrasyang bansa. Hayaan natin ang sistema ng butuhan. At kung sino yung manalo, tanggapin natin. Kahit sino pa ho yung manalo, ulitin ko. Kahit sino pa ang manalo, tanggapin ho natin. Huwag kagad, denaya. Ngayon pala, sinasabi nyo ng denaya. Di pa nga nag-i-eleksyon, denaya, dadayain. Pag nanalo ibang kandidato, dadayain. May kalayaan naman ho tayo, may demokrasya ho tayo. Huwag naman parang denaya. Dapat ho, irespetuhin natin ang sistema ng botohan. Hindi porket natalo, denaya kagad. Bira naman, nakakainis.
Ako, hindi ako sure sa exact words na ginamit ni Gadon, okay? Nakita ko lang kasi sa TikTok yon eh. Pagka naririnig ko na yung mga ganung klaseng salitaan, nabibwisit ako. Parang, eto lang, simple lang mga kapatid, mga kaibigan, na mga kababayan. Anyone, I'm not particularly saying this na si Gadon ito ha, o di kaya si Thinking Pinoy. Anyone that would encourage negative or disobedience or rebellion sa sistema natin, I do not agree. Hindi ko sinabing si Gadon ito o si Thinking Pinoy. Pero anyone na magaganyan, na hindi, pagka na gano'n to, magkakagulo, hindi! Galangin nun natin ang sistema ng botohan sa ating bayan. Ganun lang ko kasimple yun. Nanalo si Bongbong Marcos, go! Respetuhin natin. Nanalo si Isko, respetuhin natin. Nanalo si Pacquiao, respetuhin natin. Nanalo si Senator Go, respetuhin natin. At kahit nanalo pa si Robredo, respetuhin natin. Kaya nga ho tayo dumadaan sa eleksyon. Eh kung ayaw nyo palang respetuhin yan, huwag na ho tayo mag-eleksyon ngayon pa lang.